Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. And for this video po, share ko lang sa inyo or i-update ko lang itong si Binance. And this is from BitPinas, tapos meron na rin kay SEC or Security Exchange Commission. And nakalagay po dyan, SEC or Security Exchange Commission seeks Google Apple assistant to ban Binance app. So, ibig sabihin is nasa pag-uusap na daw ang si SEC tsaka yung Google Play at yung Apple. So that means guys, ay talagang serious, no? Very serious itong si SEC na alisin si Binance dito po sa atin sa Pilipinas. Ibig sabihin is parang ayaw talaga nila, no, na merong mga Filipino na or Pilipino pa ang gagamit dito po kay Binance. And sabi dyan, in a press release, sent to the media, the Security and Exchange Commission has requested Google and Apple to remove Binance-related application from their app stores, citing violations of the local security laws. Ayan, so nakikipag-ugnayan na sila or ay nga, nag-reach out na sila. And of course, no, kung pumayag, or I don't know kung ano pang negotiation mangyayari dyan. Kasi syempre, hindi na, sabi nga natin sa nakaraang video natin, ay siguro hindi naman yung basta-basta na mag-oo lang si Google Play tsaka si Apple. So, may mga negotiation yan. But I think guys, no, ay pwedeng anytime, no, or any day is mawala na talaga itong si Binance. So the SEC is also urging Filipino investor to close their positions amid this new request to shut down the Binance app. So wag na daw gumamit, no, sabi ni SEC. It should be noted that Binance cannot currently apply for a virtual asset service provider because of the current pause on application set forth by the Banko Sentral ng Pilipinas. Which is, ayun nga, kahit piliting magka-lisensya pala, hindi rin para magkaka-lisensya kasi nga, hindi nga tumatanggap ng application si BSP. Okay, so I don't know, no, medyo magulo, but ayun nga, SEC requests to tech giants. Ayan, on April 19, the SEC sent official letters to both Google and Apple urging the removal of app. Ayan, the regulatory body said it has expressed concerns over unregistered security activities in the operation of Binance as an unregistered broker, which they stated violated and the Republic Act number 8799 or the Security Regulation Code. So may na-violate pala talaga Binance operations globally. Ayan, alam naman natin si Binance, no, globally talaga ang operation yan. Can Binance secure a license today? Of course, wala kang pag-asa talaga yan. SEC advice to investor. Ayan, Filipino investors involved with Binance to close their position. Ayan, the SEC urged Filipino crypto wallets na transfer their crypto holdings to their own crypto wallets or in accounts with cryptocurrency service providers that are duly registered in the Philippines. So, ibig sabihin ng registered is mga local crypto exchange kasi wala naman silang tinatanggap na international na crypto exchange. So, sample dyan is coins.ph, no, PDAX, Maya, GCash, or GCrypto. And Binance app ban followed SEC interview. So, ayan guys, no, merong interview yan. So, pwede nyong panoorin kung gusto nyong e-check guys, no, yung source. Nandito rin to kay BitPinas guys, no, check nyo na rin. Ayan, may SEC tawag dito, letter na rin. Ayan, SEC moves to remove Binance app in Google app, Apple Store. Ayan po. So, anyway, I think, no, ay nakakamubo na rin naman lahat dito kay Binance. So, ang iba ay nakahanap na rin ng iba mga crypto exchange na pwedeng gamitin. So, yun lang guys, no, kasi alam naman natin since talagang nasampulan na nila si Binance, I'm sure na isusunod nila itong ibang crypto exchange. Kaya update lang guys, no, para at least, no, ay makapag take action agad tayo if anything or may something uli na gusto nilang iban. So kaya update lang guys tayo. Yun lang, update lang naman to. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.